it's me, Jay. Kamusta kayo? And welcome back to my channel. Kung bago ka sa channel ko, welcome, welcome, welcome. Since nandito ka na, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. I-click ang notification bell para updated ka sa aking bawat upload. For today's video, ituturo ko po sa inyo on how to do a reaction video. Kung hilig mong mag-react sa kung saang-saang bagay, kung hilig mong mag-judge na kung sino-sino, at kung hilig mong mag-comment at magbigay ng opinion na wala namang kakwenta-kwenta, bakit hindi ka na lang gumawa ng isang reaction video? Malay mo, meron kang potential na maging isang YouTuber. Wow. Or malay mo, dito tayo mag-grow dahil sa pag-react natin sa bagay. Sa kung saan-saang bagay. Since hiling mo rin naman mag-react, bakit hindi ka na lang gumawa ng isang reaction video? So kung gusto mong matutunan on how to create a reaction video, just continue watching. This video is for you. Ano nga ba yung mga equipments na kailangan sa pag-i-edit ng isang reaction video? Una, kailangan mo ng camera na nakatutok sa'yo lang, na naka-record. Second is, kailangan mo ng phone na mayroong screen record or laptop na mayroong screen record. Third, ang napaka-importante, ang video na pagre-reactan mo. Lastly, kailangan mong i-record yung sarili mo habang nagre-react ka dun sa video yung pinapanood mo. Paano nga ba mag-shoot ng isang reaction video? So, pag nag-shoot ka ng reaction video, pag meron kang intro or may mga gusto kang sabihin dun sa una at nagpapaliwanag ka, i-make sure mo nasa gitna ka. Secondly, ang importante sa lahat para hindi ganun kahirap sa pag-i-edit, pag nagre-reaction video ka na, pumunta ka sa side. Kagaya po nito, ang gagawin ko, pupunta ako sa side. Yan. So kung mapapansin nyo, kailangan ko ng space dito. Bakit po kailangan natin ng space dito? Kailangan po natin ng space dito para dito po natin ilalagay yung ating video na pinapanood, yung ating pinagre-reactan. Ituturo ko na sa inyo, paano nga ba mag-edit ng isang reaction video. So una, kailangan i-click natin si screen record. Lalabas siya dito. And then punta po tayo dun sa iMovie na apps. Ayan. So, pagpunta po natin sa iMovie na apps, click lang po natin si plus sign. And then may dalawa dyang choices. It's either trailer or movie po yung gagawin natin. Since movie po yung gagawin natin, i-click lang po natin si movie. And then, hanapin po natin yung video na i-edit po natin. Una, hanapin po natin yung ating video na raw na walang yung habang yung video natin habang nagre-react tayo dun sa reaction video. So, click lang po natin siya and then may makikita ka dyan playback or select. So, yung check, pag click po natin si check, ibig sabihin, sinelect po natin yung video na yon. And then, click po natin si, sa baba si Create Movie. Ayan. So, once po nagawa na po natin yung Create Movie, ang second po natin gagawin is i-make sure na i-cut yung mga unnecessary moments, yung mga dull moments, yung mga clips na hindi naman related dun sa videos mo. So, yun po yung una kong ginagawa. Kagaya po nito, may sobra siya, so iaano ko na lang po siya, i-cut. So, dun sa may scissors na part, split lang po natin, and then delete po natin yung video. So, once po na ma-delete natin yon, ayun, so let's say nakapag-cut na tayo ng mga dull moments, yung mga unnecessary moments, sorry, nawala ako, ayan. So, once na nakat po na natin yon, ang next step naman po natin is ilalagay na natin yung intro natin. So, habang nag-spill, ayan, may palatandaan ako, kaya importante talaga na pag mag-start ka na ng video, nasa may side ka na. It's either left or right, kung saan ka mas
komportable. So ako, kahit saan naman pwede. So ang palatandaan ko po, makikita ko po dun sa video na nasa tabi na ako. Ayan, kung mapapansin nyo, dito nasa center ako kasi nga nag-spill ako. And then dito, nandito po ako sa side, yun yung key na nag-start na ako nung reaction video. So, cut lang po natin from dun sa gitna, papunta dun sa tabi natin. Ayan. So, split lang po natin. And then, insert po natin yung intro. Click lang po natin si plus sign. And then, punta ulit tayo dun sa video. Ako kasi lahat ng video related, nilagay ko na sa isang folder para mas madali ko siyang mahanap. So, punta tayo sa YouTube. And then, i-select po na, sorry, mali. Punta tayo dun sa ating, correct, YouTube na nga. And then, click po natin si plus sign. Ito yung aking intro. Then, click lang po natin si plus sign. Ayan. I-playback mo lang kung tama. So, yun po yung intro ko. And then, next, ilalagay na po natin yung reaction video. Ayan. Kung makikita nyo, yun. Once na pinindot ko yung kamay ko, doon na siya mag-start. Ayan. So, lagay ko lang po yung video. Click po natin ulit si plus sign. And then, hanapin po natin yung video na nagre-react tayo. So, ayan. So, ito si Jason D. So, kay Jason D po kasi ako nagre-react. So, click lang po natin si tatlong tuldo. So, meron kayo dyang option, cut away, picture-picture, split screen, green and blue screen, audio. So, ang gagamitin po natin is picture and picture. Select lang po natin si picture and picture. Ayan. And then next, i-reposition po natin yung video ni Jason D. So, pag reposition po, ang gagawin po muna natin is lagyan natin siya ng sounds. So, click lang po natin si sounds kasi sa iMovie na automatic mute niya yung picture and picture. Hindi ko alam kung bakit, ang weird. So, ilagay lang natin siya sa 100% volume. Ayan. And then, next step po natin is i-reposition na po natin yung video. And then, pwede po natin siyang i-pinch para mag-resize yung video natin. And then, next natin, i-zoom lang natin ng konti para hindi makita yung sa baba. Ayan. And then, once na plinay po natin, ayan. See? Ang next step po natin dyan, i-make sure natin na nagtutugma yung sinasabi natin dun sa reaction video natin. Halimbawa, paano ko po nasabi yun? Minsan kasi, napaaga yung lagay natin ng video. Minsan naman, too late or sobra. So, kailangan natin i-review yung video natin nang sa ganun, alam natin kung saan tayo mag-a-adjust. Ayan. So, once po na natapos nyo na yan, ang next step, lagyan nyo na lang po siya ng outro. And then, pag nalagyan nyo ng outro, ganun lang po kabilis ang pag-i-edit ng isang reaction video. Dito na po nagtatapos ang video na to. Sana nakatulong tong video na to para makapagsimula ka ng YouTube kagaya ko. Ka-start ko pala, kasi simula ko pa lang pong gumawa ng isang video. And sana nakatulong tong video na to nang sa ganon, makapag-create ka rin ng sarili mong video at hindi ka umaasa sa upload ng iba. At dahil natapos mo hanggang dulo, invite kitang mag-subscribe sa channel ko and i-click ang notification bell para updated ka sa aking bawat upload. See you on my next vlog! Bye!